Kulang yata sa ligo, kaya may eksema. Sa isang episode na naman ng ating trivia sa kalsada. Nagbabiyahe ulit kami. Pupunta kami doon sa City of Oshawa from Toronto. You know, yung mga about 65 to 70 kilometers away from Toronto. Magpapasilangan ho kami. Yung nakikiliasod na iyon ay yun ho yung aming GPS. Yun naman hong naghahatcheng, nagbabahin, ay yun ho yung aking driver. Okay, meron driver ngayon eh. So tayo ay panibagong episode na naman at salamat ho doon sa mga patuloy na nanonood at patuloy na sumusubaybay sa ating mga trivia. Salamat din ho doon sa mga nagsasubscribe at akin lang ang pakiusap kung kayo ay manonood ay inyong tatapusin. Dahil pag hindi nyo tinapos yung inyong panonood at puro simula lamang ay hindi naman ho yun masyadong magiging kapakipakinabang para sa ating lahat. Ano? At syempre, huwag po din ninyong kakalimutan na mag-subscribe din. Para po itong ating channel ay lumago, ay kinakailangan ho ating i-subscribe at ating din hong i-share. Ayan. At syempre, ay hindi naman ho pwedeng tayo lagi nalaan nakatanghod ng nakatanghod. Tapos isaglit lang tatanghod, ay kinakailangan ho ayan. Pipindutin ko yung subscribe. At pagkapindutin nyo ng subscribe, ay pindutin din ho yung notification bell at saka yung share button para marami hong makinabang at nakapanood naman ang ating video. Ano? Alam nyo dito sa sa Biblia, dyan ay marami din mga pagkakataon ng mga tao noong araw ay nagbabiyahe din katulad ng aming ginagawa ngayon. Ang difference nga lamang ho, noong kasing panahong yun, mga bumabiyahe noon, wala namang sasakyan. Puro kung hindi lakad, ay di, sakay sa kabayo, sakay sa kamelyo. Pero marami hong kasaysayan sa Biblia na sila ay nagbabiyahe, ang mga anak ng Diyos. Tulad ho lang Israel, ako, pagkahaba na kanilang paglalakbay na iyon, pamula Egypt hanggang Canaan. Ano ho? Actually, yan naman ay malapit lang sana. Ang Israel lang ay nagpaikot-ikot dahil sa sobrang katigasan ng ulo, ay hindi agad sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Actually, si Moses nga po na naglabas sa kanila sa Egypt, ay hindi po nila nakasama pagpasok nila ng Canaan. Ano ho? So, marami hong nangyari along the way. At hindi lang ho ang Israel naglakbay, si Joseph at si Mary noong ipapanganak si Jesus. Akalain nyo, buntis na buntis, nakasakay lamang isang donkey sa habang yun ang biyahe, araw gabi ang biyahe. Tapos pamula ho Bethlehem, pagkapanganak kay Jesus Christ, diba sinabi sila lang ang health, tumakas ika kayo dahil gustong ipapatay ni Herod Jesus, yung baby Jesus noon. Nako. Kaya yun ay kalaliman ng gabi, sila ay lumantak ng layas ng Bethlehem para ho sila ay magpunta sa Jericho ba yun? No? Sa Jericho. O sa Egypt. I don't know. Parang Jericho yata eh. Or sa Egypt. Alis sa dalawang yan. Ang pinuntahan nilang mag-anak dahil sa pagtakas nila kay King Herod. Ako ay marami hong mga nagta-travel dyan. Isa ho sa maraming na-travel, itong si Paul. Yan, hindi lang ho sa kalsada, hindi lang ho sa lupa, kundi pati sa dagat. Madalas hong nagta-travel dyan si Paul. Marami siyang pinuntahan, iba't ibang mga city para sa kanyang, para sa ministry ho, para madala niya yung pabalita ng Panginoon. Sa Bible ho, napakaraming nagta-travel. Marami din ho, hindi lang ho ngayon uso ang travel. Noong pang panahon ng Biblia, yan ho ay nangyayari na. O, diba, kung maalala nyo, yun yung isang traveler na hinold up naman. O, diba, yung tinulungan naman ng Good Samaritan. O, so, marami yung mga travel na yan. At syempre, o, bago natin ibigay sa inyo mga questions o mga katanungan sa ating trivia ngayong araw na ito, ay inyo muna hong panoorin yun pong mga sagot para po doon sa nakalipas na video. Mga katribya, matapos ko yung pagpiga ng kanilang mga isip. hindi parang makasigurado. Natuyo talaga. Natuyo daw isip. Hindi makasigurado kung tama o mali yung sagot. Anyway, isipin na natin, tama ba yung kanilang mga sagot? Kung nyo maalala mga katribya, yung unang question ay, kasi hindi ko memorize, let me read them. Una ho, ito.
7 letters. 1, 2, 3 means king in the principal native language of the Igbo people. Yun pong Igbo people, yun po yung ethnic group sa Eastern Nigeria, no? 3 and 4 is the airline code of Emirates Airline. 5 is a letter decapitalized by a dot. 6 and 7 means the in Mexico. May sagot kayo doon? Ezekiel. Ezekiel, yeah. At talagang mag-aralan nyo ng sister, ha? Yes, madali lang. Pero yeah, din na natin, yung baka na ng pag-aaral ay tama kayo. Sagot, yun ang malaking katanungan, ano? Tama ka nila, kanilang sagot. Doon sa kanilang sagot na Ezekiel. Ezekiel. Tingnan po natin, yun pong kanilang unang kasagutan ay isang malaking check or X? Check. Tama yung check. Sino ba si Ezekiel? Mga katribya, Ezekiel is a prophet of God, pero nagsulat din siya sa Bible. At ano ba yung laman ng kanyang book na Book of Ezekiel? Ito yon. It pronounces judgment on both Israel at saka po dun sa surrounding nations. Kasi yung buhay ng Israel, the kingdom of Israel dati, tsaka ng Judah, masyado silang shaky, di ba? Susunod. Ganun yung kanilang buhay eh. So, it pronounced judgment on both Israel and surrounding nation. Ipinakita din po ng aklat ng Ezekiel yung vision of the future millennial kingdom, yung New Jerusalem na tinatawag. Tinalakay din yan dyan. It presents a striking picture of the resurrection and restoration of God's people. Kasi di ba sila yung makakapture sila noon, and then i-restore sila panibago ulit. Yung futuristic na bagong Jerusalem, tinalakay din dito. And it tells how people worship Christ when He returned in the end times. Akalain nyo, nasa New Testament, sa Old Testament pa lang, sinasabi nyo yung magaganap. Di ba? That's how, tawag dito, yung amazing the Bible is. Kasi yung sinulat pa mula sa una hanggang sa dulo, it is very consistent. And it points to one thing. Diba? It points to yung culmination ng love ng Panginoon, ng Diyos sa humankind, na mag-i-end yun doon sa New Jerusalem. Lahat yan, sa bawat aklat, may mga maaring portion ng reality na yan o ng truth na yon, maaring portion o maaring mas malaki, maaring maliit portion. Dito rin sa Ezekiel, dito binabanggit yung reality that God will reign for eternity and He will rule all nations and people who accepted Christ's sacrifice. Doon pa lang sa Ezekiel, binabanggit na yan, ha? Ang akala ng maraming tao, yung sacrifice ni Kristo, doon lang sa New Testament. Pero in reality, even in the Old Testament books, sa panahon ng mga propeta, mga katribya, yan po ay binabanggit na. That's how amazing the Bible is. So, yung kanilang unang sagot na Ezekiel, tingnan po sa screen, tamang-tama po yan. Now, eto na ho. Balita ko yung ituro ang nagpahirap sa kanilang mag-asawa. So meron silang 1 out of 5, tingnan ho natin. Yun ang ating disarray, tingnan ho ulit sa screen. Bolt, not a true word. Meron kayo sagot? Meron. Ba't ka na patawa? Meron kaming maling sagot yan. Ano ba ito? Check or X? I don't X yan. Mukhang X. Sige nga. It's to drown our battle. To drown our battle. Paano ba yun? Pwede rin kasi, di ba, nung habulin ng Israelites, ng Egyptian, ng Israelites, sila'y na-drown. Uh-huh. Di ba, nalulod sila, ano? Pwede rin, ano? Oh, pwede. Unfortunately, siya ay malaking X. Dahil ang sagot doon sa bolt, not a true word, at tingnan po ulit ninyo sa screen, water turned to blood. Oh. Ano? Hindi siya makapaniwala. Talagang binaglaro yung word. O kaya na-drown. Nakabuo ako ng water kanina eh. Oh, okay. Ay, hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo dinuktungan yung water, ano? Water. And then... Yeah, pero wala talaga sa ano ko yung blood. Kasi nung sinabi mo sa akin na ang daming O, tatlong O. Sabi ko, sana may isip yung mga words na may double O. Yeah, may mga double O. Kasi kung na-if yung blood, marami na kayo may duduktong, di ba? Yeah. Ayan. So anyways, naku mga katribya. Kung naku ko sana yung blood at saka water. Isang tama, isang mali. At ano naman yung water and turn to blood? Yan mga katribya, isa yan sa mga naganap doon sa 10 na plague sa Egypt, yung salot sa Egypt, yeah. Bago umalis yung mga Israelites. Akalain nyo, umabot pa ng 10 na pahirap bago pa in-release ni Pharaoh ang Israelites, ano? Ganun, ganun. Yan ang unang-unang. I think it is the first one. Oh, ito yung unang-una. Tama siya doon. Ito yung unang-una. Marami yan. Ako, basahin. Mga katribya, ano yung sampu na yan? Ang amin lang sinabi sa inyo, isa lang. Water turned to blood.
At ano pa yung mga kasama, ano pa yung siyam? Gusto ko kayo na mag-discover niyan. Dahil yan ho'y nakasulat sa Exodus 7 verse 20 and onwards. Ako, meron na silang isang tama, tsaka isang mali. Ilang kaya? 50-50. Tatlo na lang ha, tatlo na natin tira. Yung unang biblical bugtungan last week, ito ho yung question. Hindi na namulaglagan, basta na nawala. Pumaitaas daw ayon sa balita. May sagot kayo? Elijah. Elijah! Yeah. Nako! Oh. Tama yun, tama yung ano, tama yung huling term. Pumaitaas daw ayon sa balita. Hmm. Sabi doon na hindi na namulaglagan, hindi na nakita. Ay, may nakakita kay Elijah nung pumaitaas siya eh. Si Elijah? Yes. So therefore, mali iyon. Ow! Oh. it's Jesus' resurrection? May nakakita rin sa kanya. Ano? Merong isa na walang nakakita talaga, hindi na talaga siya nakita. Si Moses. No. Enoch. Si Enoch. So yun pong kwento ni Enoch, mga katribya, yun po yung nakasulat sa Genesis 5. Alam nyo ba, nung pamula kay Adam, hanggang kay Noah. Kasi sa Bible, alam mo yung pangalan ng ano, nung mga patriarchs na yan? Mm-hmm. Pag ipinagduktong-duktong mo, it is a complete message about the coming Messiah. Yung kanilang sagot ni Elijah mali, ang tama ay Enoch. At yun pong kwento ni Enoch, makikita natin yan sa Genesis 5. Now, second question po natin para sa atin pong biblical bugtungan. Humingi, binigyan, lumayo, humiwalay, sagana, pero naubusan, bumalik, naluhaan. Ano sagot? Prodigal son. Sa palagay nyo, tama o mali? Magtutuloy-tuloy kaya mali o mabubuton lang mali? Mabubuton lang o mali dahil ang tamang sagot ko ay prodigal son. Ayan, yes. Sakto na yan. Ito, ito na. So may imunalin natin na natin. Okay. Pasado na. 75. Okay. So mga katribya, yun hong sagot mo na prodigal son, tamang-tama po yan. Yun hong magandang leksyon doon sa, ano eh, doon sa prodigal son. He knows his way back and he knows how good the father is. Kasi kung lahat ng mga tao, ganun ang pagkakilala sa Diyos, na they will find their way back. At tapos eh, alam nila kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Wala hong taong mamamatay o mag-end ang buhay sa hindi maganda. Dahil kilala nila ang kanilang ama eh. Diba? They know the Father. So yun ho yung lesson sa prodigal son. Lahat ho tayo nagkakamali. Lahat lumalayo sa Diyos. Ang bottom line ho niyan, do we know who the Father is and do we know our way back? Madali lang ang ginawa niya, di ba? Kaya sa nakabalik, tinanggap niya lang yung kanyang pagkakamali. Simple as that. Yeah. At saka alam niya, natatanggapin talaga siya. Kahit because he knows the Father. No matter what. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Because he knows the Father. No. You know what? Yung ano na yan, yung parable, it's also a big lesson to parents. Uh-huh. Like, kasi sometimes, the way I look at it, of course, sometimes our children don't want to follow us. Mm-hmm. They rebel against us. And of course, it breaks our heart as parents. And sometimes we harbor anger. Mm-hmm. And sometimes we don't want them to have anything to do with our lives. We cut them out. Mm-hmm. But then I feel that that story is also a very big example of how parents, earthly parents, how should be. How parents they should be, yeah. Mm-hmm. Correct, correct. Like our children, at some point, if they don't do the right thing, they rebel. But at least they know that we're here, ready to accept them and love them regardless what they've been through, who they are. Because if we kind of do that, we're reflecting the heavenly way of parenting. Yeah, that's tama yan. What I think. At alam nyo ba, kung saan makikita yung very inspiring na kwentong yan ng prodigal son, Luke 15, 11 to 32, nariyan po yan. Ayaw kong i-spoil yung ano yung excitement ng story. Gusto ko kayo ang bumasa niya. Sahin niyo. It's one of my favorite parables. Oh, okay. Yeah. Paborito daw pala niya ng parable siya. At ito, totoo naman. Marami paborito dyan. Sa, yeah, one of my favorites. Ito na yung huling-huli. Tingnan natin. Ito ba yung magiging 3 out of 2 or 2 out of 3? Deciding point. Ipinain si Kapitan para si Mrs. Maagaw. Sama kaya ito. Sige nga. Si David. At saka, sige. Bathsheba. Yeah. Right, kasi yung asawa ni Bathsheba was like a captain, uh-huh. And then David wanted to get Bathsheba, but there was still a husband in the way, so he instructed his higher-ranking officer, who was that again? Joab, I guess. Yeah, Joab, and he put him in the front line. So para sa'yo mapatay sa labanan, ano? Exactly. Alam niyo, ito isang napakatangad sa pangyayari sa buhay ni King David. Mm-hmm. But the good thing is, he accepted how wrong he was. So he realized that after Nathan came to him, yes. Si Nathan, yun yung prophet na nagsabi sa kanya kung anong kanyang ginawang mali. And realized how wrong he was. Alam niyo ba ang kanyang ginawa? Sabi nga niya eh,
huwag niyang idamay ang kanyang mga anak sa ipaparusa kanya ng Diyos. Siya na lang. Kasi it was himself. It was all himself. Pero mga kapatid, mga katribya, tama-tama ko yung kanilang sagot. Meaning meron siya ng 3 out of 2. It's a very good answer. Ako, tama-tama. Magandang-magandang iskor yan. Ako, salamat naman sa inyong oras. Tulad na sabi ko, ay maganda itong aming pinuntahang park. Maganda ka nalang score. So everything works well. Ano, medyo magilawa lang na kaunti. Pero they're 3 out of 2. Ang tama sagot nila, King David, at saka si, actually, asawa ni Bathsheba is Uriah. Yes, Uriah. Name, yes, si Uriah. Yes. So, ipinain ni David si Uriah dahil kay Bathsheba. Nako! Dahil yun yung medyo pantulpog. Kayo bumasa, magandang kwento. Magandang kwento yan, actually, eh. Napagandang kwento niyan, eh. Pero saan humahikita yan? Yan? 2 Samuel chapter 11, nariyan po yung pangyayaring yan, malungkot na ito chapter na ng buhay ni David. Ito ng, para sa episode na ito. Pero ngayon po ay bago ko po ibigay yung mga questions, akin pong gustong i-introduce sa inyo yun pong isang bagong konsepto o bagong category na mapapadagdag po doon sa ating mga existing category. Diba dati-rate meron tayong biblical bugtungan, meron tayong disarray category at meron po tayong math concept na category. Ngayon po ay meron po tayong category na picture message. Ano naman po yung picture message? Yan pong picture message, yan po ay may makikita po yun sa screen na picture, nakalagay po yun sa isang square o kung saan man. Yun po ay maaaring 2, 3, 4 na pictures. At papagsama-samahin ulit yung pictures na yun, inyong i-identify yung bawat pictures. At pag inyong na-identify, doon hulin yung makikita yung karakter o lugar kung ano sa Bible. Halimbawa ho, bigyan ko yung anong halimbawa. Adam. Kunyari ganun ha. So meron doon plus. Bakit plus? Yung kasi yung plus ay add. At meron namang dam, na drawing ng dam. So, depende sa picture, ay inyong malalaman kung ano ang nakatagong pangalan ng tao, pangalan ng lugar, o pangalan ng pangyayari doon sa mga picture na iyon. Ayan. Atin hong tingnan maya-maya at atin hong makikita kung ano yung aking sinasabi. Ngayon, meron po tayong tatlong kategory na gagamitin. Tatlo sa biblical bugtungan, isa po sa disarray at saka po isa para naman doon sa ating bagong category na picture message. Kung sakali ho meron kayong marinig na umiiyak na tuta o aso, yun yung kasama namin gustong kumalong sa akin ay hindi naman ho maaring kalungin din sa harapan. Medyo delikado. Dapat ito talaga sa likod. Anyways, eto na po. Yun pong ating mga trivia sa episode na ito. Under po ng biblical bugtungan, una pong trivia. Kung kailan matubig, saka naging tuyo, pero basa naman kung kailan walang tulo. Aba, ay parang may problema ang kwan dito, ang nawasa, ano, wala raw tulo eh. Yan, yan po yung ating unang biblical bugtungan. Pangalawa, kulang yata sa ligo, kaya may eksema, pinalublob lang sa ilog, daig pa ang nagpaderma. Ayon. Aba, ay mahusay, ano. Lumublob lang sa ilog, italo pa daw ang nagpaderma. O, ano kaya yan? Sino kaya yan? Saan ba yan ako? Inyo mga katrinong isipin kung ano yung biblical bugtungan na yan. Nako, yun yung aking tuta yan. Pag-iiyak nga yung sa likod ko, yun, oh, ito, ang aking tuta, ito, ito. Hey, gusto yung sinakalunggo ng kaunti. Gusto yung hinihipo ng kaunti, o. Oh. Diyan ka lang muna ba, de? At ako'y nagbibidyo pa. Pakatlo po natin na biblical bugtungan. Pakatlong question, ito po yan. Matagal na inasam, sa wakas nakamit din. Pero di pa nagtatagal, ipinasa sa uli din. Aba, ay bigay bawi. Baban o bawi or bigay bawi, ano man yan. Ayan, ako. Matagal na inasam, tapos eh, nung makuha ipapa sa uli din. Aba, ako. Parang hindi yung sabang magandang pangyayari niya. Ano kaya yan? Saan ba yan? Sino ba yan? At inyong sagutin yan mga katrivia. At ito ho, yun ang ating disarray category. Master F. Lewis. Yan, yun ho yung ating disarray category. Master F. Lewis. Ano kaya yan? Pag nabuo, mabuo kaya ninyo yan? At yun ang ating panglima na question para sa episode na ito, doon po sa under ng ating picture messages, ay inyo pong tingnan yung picture. Ayan po sa screen. Ayan, oh. Ayan, nandiyan po yung mga picture na yan. Inyong tingnan. At inyong subukang isipin kung ano ba yung mga larawan o picture na iyan. Yan ba'y tao, yan ba'y hayop, at alamin nyo kung anong
nakapangalan niya. Ayan. Now, yan po yung ating mga katanungan sa episode na ito. At tulad po ng aking lagi sinasabi, yun pong ating paboritong slogan o yung ating paboritong kasabihan na ang taong mahilig magbasa ay siguradong marunong bumasa. At ang taong nagbabasa ng Biblia ay may matututunan na maganda. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. Romans 15:2.